si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Magaganap ngayong araw ang pinakahihintay na total solar eclipse o ang tinatawag na The Great North American Eclipse. Nangyayari ito kapag ang buwan ay nakaposisyon sa harap ng araw na nagiging sanhi ng kadiliman. Pinapayuhan ang publiko na magsuot ng proteksyon na filter o salamin dahil hindi ligtas na direktang pagmasdan nito. Gayunpaman ang inaabang ang solar eclipse ay hindi masasaksihan sa Pilipinas dahil dadan ito sa North America kabilang ang Mexico, United States at Canada. Samantala, ang susunod na kabuuang solar eclipse na inaasahang masasaksihan sa Pilipinas ay magaganap matapos ang 18 taon kung saan ito ay nakatakdang mangyari sa 21 Abril taong 2042 sa Legazpi City, Albay. Sa iba pang kaganapan, naglabas ng pahayag si Pastor Apollo Quibuloy na haharap lamang siya sa mga kasong kinasasangkutan niya kung hindi mangingialam ang Amerika. Anya, pinoprotektahan niya lamang umano ang kanyang sarili. Para sa iba pang detalye, narito si Francis Riudike. Sa isang audio file na ini-upload sa channel ng Sunshine Media, itinanggi ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quibuloy na nagtatago siya dahil sa kinaharap niyang mga kaso. Aniya, pinoprotektahan lamang niya umano ang kanyang sarili dahil sa pangingialam ng Amerika. Kanyang inilarawan na patibong lamang umano ang mga arrest warrant sa kanya dahil ibibigay lamang umano ng gobyerno sa Amerika ang pastor. Pinangangambahan umano ng pastor ang assassination plot sa kanya ng Amerika. Nang hingi rin ng garantiya ang pastor kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Justice at sa mga law enforcement agencies, nahaharap lamang siya kung ipapangako na hindi hahayaang mangialam ang Amerika sa mga pagdinig. Nahaharap sa kasong sex trafficking at human trafficking sa Amerika si Pastor Quibuloy. Kamakailan ay naghain na rin ng kasong sexual abuse at child abuse sa Korte ng Davao at isa pang kaso ng trafficking na non-bailable sa Korte ng Pasig City. Mariin naman itong itinanggi ng pastor na walang katotohanan ang mga aligasyong ito at binayaran lamang umano ang mga tumistigo laban sa kanya. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin na nagsisilbi ang arrest warrant sa kanya. Bumuo na rin ang Philippine National Police ng tracker team upang mapabilis ang pag-aresto sa pastor. Francis Riudike, nag-uulat para sa One Media Network. Inaasahan ng COMELEC na mas maraming mga Pinoy sa ibang bansa ang maeengganyong makiisa sa pagboto sa susunod na halalan sa pamamagitan ng internet voting. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, sa pamamagitan ng internet voting, maaaring makaboto ang mga overseas Filipino kahit saan man sila naroroon. Ilan sa mga nangungunang bansa na may pinakamaraming naitalang botanteng Pinoy ang mga nasa Southeast Asia, US o Canada at Middle East. Sa tala, nasa 1.1 million Filipino ang registered voters sa ibang bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. 2024 total solar eclipse gaganapin ngayong araw. Pastor Apollo Quibuloy magpapakita lamang kung hindi umano mangingialam ang Amerika. PBBM maglulunsad ng traffic summit bilang tugon sa lumalalang trapiko sa Maynila. Pilipinas at tatlong kaalyadong bansa matagumpay na naisagawa ang maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Internet voting inaasahang makahihikayat ng mga Pinoy na botante sa ibang bansa. Detalye para sa pagtatag finale concert ng SB19 inilabas na. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita.
inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maglulunsad ang administrasyon ng Traffic Summit kung saan magpupulong ang mga eksperto upang tugunan ang mabigat na trapiko sa Maynila. Hinikayat din ng Pangulo ang publiko na makilahok sa naturang summit sa pamamagitan ng pagbabahagi ng komento sa social media. Layon din ng administrasyon na padamihin ang oportunidad sa trabaho sa mga karatig lugar ng Maynila tulad ng Pampanga, Cavite, Laguna at Bulacan upang hindi na kailanganing pangpumunta sa Maynila. Sa iba pang balita, tuloy ang operasyon sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 habang isinasagawa ang maintenance activities o electrical upgrades sa paliparan. Danisa Lopez para sa balita. Tiniyak ng Manila International Airport Authority o MIAA na tuloy ang operasyon sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 para pagsilbihan ng publiko sa gitna ng isinasagawang electrical upgrade sa paliparan. Ito ay nakatakda ng isagawa mula pa noong 2 ng Abril hanggang 28 ng Mayo. Pagbabahagi ng MIAA, handa ang ahensya sa pagbibigay ng buong serbisyo nito para sa mga pasahero at operasyon sa mga flights. Upang hindi naman sumakto sa peak travel hours, ay itinakdang gawin ang maintenance activities mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 3 ng umaga. Ito'y ayon kay General Manager Eric Ines. Sa pagsasagawa ng upgrade na ito ng MIAA ay maaaring apektadong elevator at escalator na hindi muna maaaring magamit. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Pinalawig na ang aplikasyon para sa Likha Sanay Digital Animation and Game Development Master Classes ng Department of Trade and Industry o DTI. Ang bagong petsa ng palugit para sa aplikasyon ay sa 19 ng Abril habang nakatakdang maganap ang master classes at culminating event sa 20 ng Mayo hanggang 1 araw ng Hulyo. Isinagawa ang extension upang buksan ang pagkakataon na makasali ang mga freelancer. Para sa mga nagnanais na makilahok ay maaaring mag-apply sa link na makikita sa inyong screen o iscan ang QR code na makikita sa official FB page ng ahensya. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 2024 total solar eclipse gaganapin ngayong araw. Pastor Apolio Quiboloy, magpapakita lamang kung hindi umano mangingialam ang Amerika. PBBM maglulunsad ng traffic summit bilang tugon sa lumalalang trapiko sa Maynila. Pilipinas at tatlong kaalyadong bansa matagumpay na naisagawa ang maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Internet voting, inaasahang makahihikayat ng mga Pinoy na botante sa ibang bansa. Detalye para sa pagtatag, finale concert ng SB19 inilabas na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Babala, patuloy na mararanasan ang Dangerous Heat Index sa 13 lugar hanggang bukas, 9 ng Abril. Ito ay inihayag ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA kung saan nasa 42 hanggang 43 degrees Celsius ang maaaring maranasang init ngayong araw ng mga lugar na nakatala sa inyong TV screen. Habang papalo pa mula sa 42 hanggang 44 degrees Celsius ang init bukas sa ilan pang bahagi ng bansa. Dahil dito, pinag-iingat ng PAGASA ang publiko ukol sa epekto ng matinding init. Samantala, dumating na ang mga karagdagang gamot na binili ng pamahalaang lungsod ng Quezon para tugunan ang kaso ng pertussis kabilang na ang iba pang mga sakit. Narito ang detalye.
Alinsunod sa mga naitalang kaso ng pertussis nitong mga nagdaang buwan, patuloy ang pagtugon ng pamahalaang lungsod ng Quezon ukol sa sakit na ito. Sa kamakailang pangako nito ay tinupad ng alkalde ng lungsod na si Joy Belmonte ang makapagbigay ng mga bakuna at karagdagang gamot sa lalong madaling panahon. Ang aksyon na ito ay nag-ugat sa kamakailang pagkaubos ng supply ng mga kinakailangang bakuna mula sa Department of Health. Samantala, nitong linggo, 7 Abril, ay dumating na ang karagdagang mga gamot na binili ng lungsod, kabilang na ang mga antibiotics at ang 6-in-1 vaccine na gamot laban sa pertussis, diphtheria, tetanus, hepatitis B, poliomyelitis at Haemophilus influenza. Talamak ang pertussis sa mga sanggol na nasa edad 6 na buwan. Ang pertussis o whooping cough ay isang uri ng nakakahawang ubo na tumatagal ng higit sa 2 linggo. Ang pasyenteng tatamaan nito ay makararanas ng whooping sound tuwing umuubo, nahihirapang huminga at nagsusuka tuwing umuubo. Para maiwasan ang sakit na ito, mangyaring magtakip ng panyo, tissue o wipes pag umuubo o bumabahing, palagi ang maghugas ng kamay at magsuot ng face mask kung nakakaranas ng sintomas. Within 3 days na inuubo ang anak mo, dapat nagpapakonsulta na sa doktor. Because the 3 days may other pang causes of the cough. Pag tumagal ng 3 days, pneumonia, may other pang, di ba, marami pa pong ano ng cough. As simple as that, para mas mabilis ang prevention, mas less ang gamot. Paalala naman ng alkalde sa mga magulang na agad dadalhin at patignan ang kanilang mga anak sa mga health center kung nakararanas ng sintomas. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Fellow 18s, get yourselves ready dahil inilabas na ng SB19 ang mga detalye gaya ng ticket prices at seat plan para sa gaganaping pagtatag finale concert ng grupo. Mangyayari ang 2-night concert ng P-Pop Boy Group sa Araneta Coliseum sa 18 at 19 ng Mayo. Samantala, ang ticket selling ay magsisimula naman mula 14 Abril, alas 12 ng tanghali, via Ticketnet outlets nationwide o ticketnet.com.ph. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 2024 total solar eclipse gaganapin ngayong araw. Pastor Apollo Quiboloy, magpapakita lamang kung hindi umano mangingialam ang Amerika. PBBM maglulunsad ng traffic summit bilang tugon sa lumalalang trapiko sa Maynila. Pilipinas at 3 aliadong bansa matagumpay na naisagawa ang maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Internet voting, inaasahang makahihikayat ng mga Pinoy na botante sa ibang bansa. Detalye para sa pagtatag, finale concert ng SB19 inilabas na. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.